The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowd, "They will seize and persecute you. They will hand you over to the synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. It will lead to your giving testimony. Remember, you are not to prepare your defense beforehand, for I myself shall give you a wisdom in speaking, that all your adversaries will be powerless to resist or refute. You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, but they will put some of you to death. You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your perseverance, you will secure your lives." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Every 23rd of the month in this chapel, we celebrate a votive mass in honor of Padre Pio of Petrocina because he is the second Dorian patron of the chapel. Maybe some of you were wondering, bakit ba Padre Pio ang misa ngayon? Ano po? Dapat alam nyo, nauna kayo dito. Hindi po ba? Sa totoo lang, noong una, ang alam ko lang kay Padre Pio ay ano, pray and don't worry. Yun lang. Pag naalala mong pangalan ni Padre Pio, pray and don't worry. Many times I've been to San Giovanni Rotondo because of the pilgrimages I had in bringing people. Many times I have seen his corrupted, uncorrupted body. Many of his relics I have touched. Pero, until 4 years ago, ang alam ko lang talaga, pray and don't worry. When I was in Santa Maria Goretti, while checking that the church, bago lang ako, I saw someone standing in the front, in front of Padre Pio, the statue, looking from afar as I was trying to decipher. Ano kaya ito? May sayad o wala? Pagka minsan yung mga tao nasa parokya eh, pagtingin ng tingin sa santo, yung iba may sayad eh, diba, no? Pag may sayad, huwag na lang lapitan. Pero tinitingnan ko, tagal ko tinitingnan, seryoso. Nilapitan ko. Sabi ko, "What can I do for you?" Sabi niya, "You have a devotion in Padre Pio." Sabi ko sa kanya, "Honestly, when I came, nandyan na yan. Hindi ko po alam." Ano po? At tinanong ko siya, "Sino ho kayo?" Nagpakilala siya. "He's a priest, a Capuchin. I don't remember his name anymore." Ang sabi lang niya sa akin, "Make a devotion to Padre Pio." Gusto ko sabihin, bakit? Diba? Ako ang kura dito, ba't mo ako inuutusan? Diba? Make a devotion to Padre Pio. Well, sabi ko lang, okay. Tapos umalis. Lumabas ng simbahan, umalis. Sinundan ko, tiningnan ko, umalis. Sabi ko, nagpunta lang ba yung dito para sabihin lang na magkaroon ng devotion kay Padre Pio? I do not know. I do not know. But I did not know that 1 year after, we will have a pandemic. We will have a pandemic. And honestly, during the pandemic, the only prayer that we have been praying is the prayer of Padre Pio, "Stay with me."
And those prayers sustained us during the pandemic. When I was in high school, the only mantra I know, when you say mantra, the prayer you repeatedly say when you are stressed, when you are sick, when you are afraid, when you are worrying, when you are incapable of doing your prayers, the only mantra I say is, Jesus, Son of the Living God, have mercy on me, a sinner. Since high school, hindi pa ako pari, yun na. Jesus, Son of the Living God, have mercy on me, a sinner. Naordinahan akong pari, yun pa rin. 23 years na akong pari, yun pa rin. Jesus, Son of the Living God, have mercy on me, a sinner. But, during the pandemic, it has changed. Even though I cannot completely memorize the prayer, during troubling times, sick, worried, name it, even during the persecutions, as the gospel have said, tragedies, kung ano man ang problema, walang pera, lahat. Ang mayroon lang ako ngayon ay, stay with me, Lord. Sometimes where you are at a loss, hindi mo masabi kung anong mga prayer. And Padre Pio pointed his finger to Jesus, asking Jesus to stay with me. If you remember what Mary did to the servants, she pointed her finger to Jesus, telling the servant, do whatever he tells you. Kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay sumasamba, kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, isang bagay ang hindi mo dapat nakakaligtaan. Ang alin? Gawin ang kalooban ng Diyos. Do whatever He tells you. As I always say this, our common mistake in life is to do the right thing, and yet it is not what God wants you to do. Ginawa mo lahat ng tama, pero hindi mo tinanong, ito bang pinagagawa sa akin ng Diyos? Nag-asawa ka, ni hindi mo tinanong, pinag-aasawa ka ba? Nagpari ka, hindi mo tinanong, pinagpapari ka ba? Ano ang mga ginagawa natin sa buhay na maaaring tama, pero hindi naging kalugod-lugod sa Diyos? At ang sabi ng Diyos o sasabihin ng Diyos sa huli, hindi kita kilala. I do not know you. We will be knocking at the door of heaven, and the door will remain locked. And like those in the scripture that says, Lord, kumain kami kasama mo. Ibig sabihin, nangungumunyon ako. Lord, kasama mo kami. Ano sabi ng Diyos? Di ko kayo kilala. Bakit? Hindi mo ginagawa ang gusto kong ipagawa sa iyo. Bakit hindi mo nagawa? Kasi hindi ka nagtanong, ano kaya ang pinagagawa sa akin ng Diyos? Bago ka man lamang sana mamatay, matanong mo, di ba? Pero huwag mo nang itatanong, kung ikaw ay may asawa na, huwag mo nang itatanong, Lord, pinag-aasawa mo ba ako? Hindi, magdusa ka na dyan. Hindi po ba? Hindi mo na pwedeng bitawan yan. May mga bagay na hindi na pwedeng bitawan. Pero magandang itanong. Your prayer can still change. Ano ba pinagdadasal mo? Sabi nga kanina, pagdasal mo naman, Father, si Mommy, stage 3, cancer. Oh, ano magagawa natin? Di po ba? Lahat ba ng may cancer, namatay? Hindi naman. Meron akong kilala dati sa EDSA Shrine, bagong pare ako. Iyak ng iyak. Bakit? Mayroong tumor sa brain. Iyak ng iyak. Tuwi na lang magkikita. Iyak ng iyak. Anong gusto niyo gawin? Sabi niya, Father, ipagdasal mo naman. Na sana kumaba pa ang buhay ko. Sabi ko, gano'ng kahaba? Gano'ng kahaba ang gusto mo? Sana bigyan ako ni Lord ng 10 years more. Ba't naman ang haba? Kasi gusto ko sana na mapaglingkuran ang aking mister, ang aking mga anak ay makatapos. O 10 years, hindi naman namatay.
Hindi naman namatay. Nung nakita ko siya, sabi ko, "Aba, buhay pa kayo?" Tapos binilang ko, "Ah, 10 years na kayo." Sabi ba naman niya sa akin, "Ang sama mo." "Ano ang sama ko? Usapan natin 10 years lang, di po ba? Kumota ka na, tapos magagalit ka sa akin." "Huwag naman, Father." "O, kita mo na, humingi ka ng 10 years, ang hiningi mo 20, di po ba?" Nung namatay ang mister, unang namatay ang anak, sabi niya sa akin, "Kailan kaya ako kukunin ni Lord? Kita mo na." Diba? Ano mga panalangin ninyo? Oh, nung tinanong niya sa akin, "Kailan na kaya ako kukunin ni Lord?" Sabi ko, "Ano, gusto mo? Paalala ko." Diba? Kaya nga, pag kayo'y 70 na, hindi na kayo nagse-celebrate ng birthday. Oh, oo. Pag kayo'y 70 na, hindi na kayo nagse-celebrate ng birthday. Hindi na kayo nagpa-party. Bakit naman, Father? Pag kayo nagpa-party na 70, madidinig ng langit, maingay. Sasabihin na naman, "Ba't maingay dyan?" Titingnan kayo, "Ha? Buhay pa pala yan?" Oh, makukuha kayo. Diba? Nung sinabi niya, "Sana kunin na ako," wala naman ako sinabi. Pero the year after, namatay siya. Diba na? Kaya huwag kayong lalapit sa akin. At sasabi niya, "Talagang ipagdadasal ko kayo." Di ba? Ha? What are your worries? Have you asked the question? What are your worries? Sabi ni Padre Pio, "Pray and don't worry." But what are your worries? Were you able to do the will of God? You know, as I always say, the game changer in my life when I was stroke. September 17, the only prayer I said is, "Stay with me, Lord. When all my body was paralyzed, the only prayer I said is, stay with me." Yun lang. Ano pang hihingin mo? Kailangan mo ba mga tuwiran sa Diyos? Ano sabi sa Ebanghelyo? Do you really need words? No, you don't. I changed my prayer from, "Jesus, Son of the Living God, have mercy on me, a sinner," to a simple prayer, "Stay with me, Lord." When you are in trouble, when you are sick, when you are at a loss, when you are wandering, when you cannot say your prayer, Padre Pio taught us to say, "Stay with me, Lord." Amen. Merong kwento na naghihingalo. Sabi niya, "Nandito ba ang asawa ko?" "Nandito po." "Nandito ba ang mga anak ko?" "Nandito po." "Nandito ba ang driver?" "Nandito po." "Nandito ba lahat ang katulong?" "Nandito po." "Nandito ba yung mga tao ng tindahan?" "Nandito po." At sabi niya, "Nandito kayong lahat? Walang tao sa tindahan?" Mga minamahal na mga kapatid, when you are at a loss, sometimes you don't need answers to question. What is really important, who you are with. When I was dying, there's nothing more important than knowing Jesus was in my side. Whatever questions, whatever sickness, whatever worries, simply said, "Stay with me, Lord, until all these troubles will pass away." The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.